What's up guys? Bago tayo magsimula, please subscribe my channel and hit the notification bell for more videos and updates. Breaking news today, sinimulan ngayong araw sa Pilipinas ang HGCQ or Hard General Community Quarantine sa Metro Manila at apat pang probinsya. Ito ay ang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Sa ilalim nito, bawal muna ang non-essential travel at tanging mga manggagawa lamang ang papayagan lumabas ng kanilang bahay. At tuloy pa rin ang operational capacity ng mga pampublikong transportasyon. Hindi din muna pinapayagan ang mga malakihang pagtitipon katulad ng religious gatherings at mga dine-in sa mga restaurant at unified curfew na alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa mga lugar na sakop ng Hard GCQ. Pero exempted ang mga workers na night shift at mga cargo vehicles. Suspendido din ang mga operasyon ng mga driving schools, sinihan at mga game arcades, museo at cultural centers. Ayon naman sa Malacanang na hindi naman daw ito panibagong lockdown. Paghihigpit lamang daw ito upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga nasabing lugar. Kaugnay niyan, magpapatupad din ng mga mahigpit na border control sa mga lugar na nasa ilalim ng Hard GCQ, isang linggo bago ang Holy Week, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Hindi daw muna papayagan na makauwi sa mga probinsya ang mga taga Metro Manila sa Semana Santa. Ito ay kabilang pa din sa pag-iingat sa banta na pagkalat ng COVID-19 at iba pang variants nito. Lalo pa at sa Metro Manila na itatala ang halos kalahati ng daily cases ng bansa ayon sa Department of Health. Bagamat mas mahigpit na ang travel restrictions, ay papayagan pa din na makabiyahe ang mga essential workers papasok at palabas ng NCR. Sa iba pang mga balita, 3 ang patay habang 2 naman ang sugatan sa demolition site sa Malate sa Maynila ayon sa mga autoridad na bigla na lamang daw tumagilid ang gigibaing gusali dahilan para gumuho ang isang bahagi nito. Natrap daw sa ilalim ng mga bato ang 3 biktima kaya hindi agad ito na-rescue. Nakuha naman ang labi nila sa 2nd palapag ng gusali. Nasa ospital na at nagpapagaling ang 2 pang sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng insidente at kung may pananagutan ang kontraktor ng demolition team. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli po, maging responsable tayo at sumunod para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Keep safe everyone!